Biblia mula Genesis hanggang Pahayag ay patungkol sa isang taong magbabago sa sanlibutan. Ang buktong na anak ng Diyos na si Jesus. Samahan niyo kami pabalik sa panahon at tingnan ang mga paganda patungo sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Cristo. Kumusta? Sigismo ito! Tinatalakay natin si Pablo, na dati kung tawagin ay si Saulo na taga Tarso. Maraming magandang bagay na nagawa si Pablo. Maraming bansa ang narating niya sa pagpapahayag ng balita tungkol kay Jesus. Humayo ka at maging mahusay na sugo para sa mga Hentil. Ikalat mong salita ng Panginoon. Maraming pag-uusig ang hinarap niya, nabugbog at nakulong para sa layunin kanyang ginagawa. Magiging ligtas ba siya? Pero ang isang ginawa ni Pablo na nakapagpaangat sa kanya, ang isang bagay na nagbigay lakas para maharap niya ang lahat ng pagsubok. Nakaharap niya ang Panginoong Hesukristo sa daan patungong Damasco. Sino po kayo, Panginoon? Ako'y si Jesus, ang iyong inuusin. Noong simula pa lamang, nang naninirahan si Adan at Eva sa Hardin ng Eden, kasama nila ang Diyos. Nakikita nila ang Diyos ng harapan, araw-araw. Pero matapos silang mapalaya sa hardin, sa ibang paraan na nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang mga tao. Narinig ni Abraham ang boses ng Diyos. Abraham, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Nakipagbuno si Jacob sa Diyos. Sapagkat nakipaglabang ka sa Diyos at sa mga tao, ikaw ay nagtagumpay. Para kay Moises, nagpakita ang Diyos sa nagliliyab na punong kahoy. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ako ay ako nga. Si Daniel ay narinig ang boses ng Diyos sa paraan na alam natin sa ngayon, sa panalangin. Bawat isa sa mga taong ito ay narinig ang Diyos sa iba't ibang paraan at nasulyapan ang kapangyarihan ng Panginoon. Mula noong sa hardin, hindi na natin nakita pa ang Diyos sa kanyang kabuuan. Pero yun ay bago pa, dumating ang Diyos bilang sanggol. Nang dumating ang Diyos sa atin bilang si Jesus, nakikita na natin siya at naririnig. Kasama natin ang Diyos. Ang disipulong si Juan ay sinabi ito tungkol kay Jesus. Ang salitang nagbibigay buhay ay nasa pasimula. At ito ang dahilan ng ating mensahe. Narinig ng ating mga tenga, nakita ng ating mga mata, at nahawakan ng ating mga kamay ang salitang ito. Lumakad sa mundong ito ang Diyos bilang si Jesus. Kumusta? At nalalapit na ang pagbabalik niya. At sa muli, makakasama na nating maglakad ang ating Panginoon. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Sinasabi ko lang sa inyo, ha? Hindi na ako